What's up guys, dito naman tayo sa quick session natin sa Rider 150 first gen, basta carb, kahit ano yun. Ang topic natin ngayon ay pag nasira daw yung hydraulic switch o kaya gagawa pa lang ng brake light sa likod pag naka single shifter. So brand natin ngayon si NC shifter, pwede rin yung kahit anong brand ng shifter nyo, basta hanapan nyo lang na magandang pesto. Bale, sinasabi ko maganda pesto guys. Ito. Diba naka ano ako, naka hydraulic switch na ako guys. Ito siya. Ito, hydraulic switch yan. Nasa unang vlog ko yan. Ito pa nagpump ito. Didiretso yan din sa hydraulic switch. Tapos nakakonektahin doon sa ilalim. Kakalasin natin. Babalik tarin ko lang yung camera ko. So guys, itong hydraulic switch na wire, ito siya. Yan. Na-connecta siya dun sa saksakan sa ilalim. Sa ilalim na yun. Yun, kung nakikita nyo. So, bali, ginawa natin. Nasira na kasi itong hydraulic switch. Kakapump ng kakapump. Nasisira talaga ito. Mabilis masira ito. Itong hydraulic switch na ito. Ito, DIY bracket din natin yan. Kawad. Ginawa ko, kumuha ko ng pan-tricycle. Itong tinatawag na yung, ano bang tawag dito? Basta repair kit ng brake light switch sa pan-tricycle. Connectan nyo lang negative positive wire. Bali na ito siya. Kita ko. Yang orange at dilaw. Sugatan nyo lang itong sa hydraulic switch. Pasok nyo ko kahit anong ano, magkabaliktad man yan, pareho lang yan. Yan, tapos electric tape nyo lang. Tapos sasaksak nyo doon. Yan, sasaksak doon. Sasaksak muna natin. Yun, nasaksak na. Yun, kung nakikita nyo yun. Yan, saksak na siya guys. Kaya may pula-pula, naka-open carb pala ako. Stock carb pa tayo. Tapos, ang gawin nyo lang, hanap kayo kung anong saan magandang pesto. Kasi ginawa ko dito. Nagkawad pa rin, dapat spring to eh. Pero, di pa naglusong sa bayan. Di pa pupunta sa palengke para bumili. Yun. Ano lang, cable tie nyo lang to. Hindi pa maayos yung pagka-cable tie ko ngayon lang to eh. Tapos ito, pinaka-lock nyo dito sa baba. Para hindi siya umus-us. Para pag pinareno siya, yun, mahila yung... Ito kasi pag nahinila ito pababa, ilaw na yung brake light. So ihigpitan nyo rin ito. Pataas. Yan, mahigpit na. Mali ako eh. Yan, mahigpit na yun yan. So, pag ginilan ito, iilaw ang brake light sa likod. So, ganyan lang, huwag lang siyang malaw. Kasi, pag di mo siya nilagyan naman ito, iikot yan dito sa kabila. Pag umikot yan dito sa kabila, makawala na sa align to. Dapat nandito siya parte. Tapos, lalagyan mo na nakawad dito. So, try muna natin. First gen, bukan mo na sa kamay. Kamay yan ah, kamay. So, subukan natin sa paa. Tabot-tabot. Yan. Yan na guys. Pindutin natin ulit. 1, 2. Sa pa. Sa pa. Sa pa. Sa pa. Yan, umiilaw. Milaw yan. Ayun lang. Dagdag na rin pa dito kasi itong ano, itong ang tawag dun, yung pisto ng hydraulic ano natin, itong caliper medyo maamos na. So hindi nabalik agad. So pag pindo to, yun, nabalik na siya agad. Kasi wala akong spring dito eh. Ito, nasa vlog din natin to kung paano gawin to. Wala akong spring dito para bumalik siya agad pababa. Kaya sakto, naglagay na rin ako nito. So, pagkinan nyo yan, okay na siya. Nabalik agad. Mas matibay yan kaysa dito sa hydraulic switch. Sa akin, hindi ko na inalis.
Apuro man na rin yan. Ito for DIY lang tayo ngayon kasi wala pang budget. Ito, bracket. Hindi naman tayo sasali sa race eh. Pang ano na yung motor natin. Service, paspasan. Ayan, ito yung kalkal natin. Nasa vlog ko rin kalkal to. Inalis natin katalitik dito. May isa pa dito. So yun lang guys. Kung bago ka na sa channel ko, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. Yun, sana may natutunan naman kayo sa aking vlog. Peace.